Kikilalanan natin mga Kops ang squad ng Shenzhen Gumi at kung paano naging miyembro ng grupo si Okita Soji. Ngunit bago yan, saglit lang mga Kops, ibabalita ko rin po sa inyo na magtutuloy-tuloy na rin ang aking upload, kaya sa mga nabibitin sa mga content ko, huwag na kayong mag-alala dahil babawi na ako sa inyo ngayong taon. Alam kong naiinit ka na, kaya kung handa ka na, tara na't umpisahan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. Sa taong 1851 sa lungsod ng Edo, may isang baliw na lalaki na napakahusay sa paggamit ng espada. Kapansin-pansin rin na naglalaway ito at kahit sinong makita ay agad nitong inaatake. Sinubukan siyang pigilan ng ilang mga swordsman ngunit labis itong magaling sa paggamit ng espada at sa isang kisap mata, anim na agad ang kanyang napatay. Habang naglalakad ang baliw, nadaanan niya ang dalawang magkapatid. Tinitigan niya sila ng maigi at mabilis na lumapit. Sumigaw naman ng tulong ang babae, at dahil sa paghingi ng tulong ng babae, biglang umatake ang baliw upang tapusin ang magkapatid. Nakita naman ng isang swordsman ang pangyayari ngunit hindi na ito aabot para mabigyan ng tulong ang magkapatid. Subalit sa di malaman na dahilan, nagulantang ang lahat sa nangyari dahil ang baliw na napakahusay sa paggamit ng espada ay bigla ang naagawan ng kanyang sariling sandata ng isang paslit at itinarak ng bata ang espada sa leeg ng baliw. Hindi tumitigil ang bata sa pagsaksak sa baliw hanggat hindi ito siguradong binawian ng buhay. Nang hilakbot naman ang mga taong nakasaksi, at dito na sila napasabi na ang bata ay isang demonyo. Pinigilan naman ng misteryosong swordsman ang bata sa patuloy na pagsaksak nito sa patay na katawan ng baliw. Ang lahat ng naruroon ay puno ng kuryosidad, hinala, at takot na umiiral sa kanilang isipan, pati na ang nakatatandang ate ng bata na nakatitig sa paslit na para siyang isang halimaw at ayaw na niyang makasama ito. Inabandoon na ng kanyang ate ang bata sa sobrang takot niya rito, at wala ni isa ang gustong lumapit sa bata. Ngunit may isang bukod-tanging swordsman na may maamong ngiti na hindi natakot sa paslit, at ay lalahad sa atin na ito ay si Kondo Isami. Isinama ni Isami ang bata sa kanilang dojo, agad namang tinanong ni Kondo Shuso kay kung ano ang plano ni Isami sa bata. Ipinahayag ni Isami sa kanyang ama na siya ang mag-aalaga at magpapalaki sa bata, at dito ay binanggit na ang pangalan ng bata ay Soji Okita. Kumagulgol sa pag-iyak si Okita dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may nag-iisang swordsman na nagtratesak niya bilang tao at hindi isang demonyo. Wala namang nagawa ang ama ni Isami kundi sumang-ayon na lang sa gusto ng kanyang anak, at makikita na pinapatahan na ni Isami ang batang si Okita. At dito na mag-uumpisang maging disipulo ng Shiikan sa edad na 9 taong gulang ang demon child na si Okita Soji. Saglit lang mga Kops, mahilig ka ba sa anime figures ngunit kapos ang budget? I-like at follow muna ang page ni Will of DK Anime Figures PH. Makakabili ka dito ng mga abot kayang anime figures na original na gusto mo sa murang halaga, huwag na magpahuli mga Kops, legit ang page na yan, salamat. Dama ko na tayo sa buong squad ng Shenzhen Gumi. Sino-sino nga ba sila? Unahin na natin ang pinaka-boss. Ang kilalang mabagsik na walang katulad na Ronan, si Isami Kondo ang boss. Siya ang nagmamayari ng Tenen Rishinryo Dojo kung saan isang ubo na lang ay guguho na ito. Joke lang mga Kops, sa dojo ni Isami, mahahasa ang galing ng magiging Shenzhen Gumi squad kung saan kabilang si Okita Soji. Second Division Captain, si Nagakura Shinpachi. Isa siyang taong gustong lumakas sa pamamagitan ng pagsisikap sa halip na umasa sa talento. Siya ay gumagamit ng Shindao Nenryu style. Third Division Captain, si Saito Hajime. Ang sadista ng grupo. Tinatapos niya ang kanyang mga kalaban gamit ang walang awang pag-atake, rekta kang papunta sa Valhalla kapag ito ang nakalaban mo. 6th Division Captain, si Ino Jensaburo. Siya ay may itsura ng isang taong nasa gitnang edad mula pa noong siya'y bata. Sa madaling salita, mukha na siyang may edad na kahit nung bata pa, ngunit may mahinahong personalidad ito na gustong gusto ng karamihan. Dahil usapang matanda na rin naman, kaya sasabihin ko na rin na si Ino ang pinakamatandang kapitan ng unit ng Shenzhen Gumi. 8th Division Captain, si Tudo Haizoke. Pinakabatang miyembro ng dojo. Mayaman sa emosyon at may tapat at maliwanag na personalidad. Siya ay gumagamit ng Shindao Nenryu style. Shenzhen Gumi Spy, Shumadakai. Sa panahon ng kapayapaan, naglilingkod siya sa ilalim ni Shinpachi sa 2nd Division. Kahit mukhang nakakatakot, tunay na mabait na tao si Shimada. Miburo Shigumi member, si Abiro Aizaburo. May matuwid na pagkatao at moral na compass sa dojo. Gusto siya ng lahat at malapit na kaibigan ni Saito, ang sadista ng grupo.
10th Division Captain, si Harada Sonosuke. Misteryoso at bihira magsalita, ngunit napakagaling sa paggamit ng sibat. Lagi itong may dalang side o karit, at gumagamit ng istilong Tornadario. Siya ang Grim Reaper ng Shinsengumi. Vice Commander ng Shinsengumi, si Yamanami Kisuke. Isang taong matalino, may seryosong karakter at lohikal na personalidad, at mahilig rin itong magbasa ng mga libro. Gumagamit siya ng Shindao Nenryu style at isa siya sa pipiliin mong iwasang labanan kung nabubuhay ka sa panahon ng Edo. At syempre, ang pinakahuli, ang First Division Captain, si Okita Soji. Isa sa mga teknik niya ay ang Godspeed 3 Stage Thrust, at ang henyong swordsman na ito ang pinakamalakas na miyembro ng Shinsengumi. May kaakit-akit na personalidad at parang bata ang hitsura. Siya ang pinakapaboritong miyembro sa kanilang dojo at siya rin ang kumakatawan ngayon para sa sangkatauhan sa Ragnarok sa 10th round. Sa totoo lang, may mga miyembro pa na hindi na isama dito, ngunit dahil ito lang ang mga karakter na inilabas nila sa Record of Ragnarok, kaya sila lang muna sa ngayon ang aking pinakilala sa inyo. Sa mga susunod na upload ko, baka maisama ko na ang nag-iisang karakter na nakapagbigay ng di malilimutang peklat sa mukha ni Isami Kondo, at isa rin ito sa miyembro ng Shinsengumi mga corps. Pag-usapan na rin natin si Sasaki Tadasaburo. Siya ang propesor ng Military Training Center Kenjutsu at siya rin ang pumatay ng maraming Ronin ng Rushigumi sa kanyang panahon, at itinanghal bilang pinakamalakas na Kodachi sa Japan. Mabagsik ang taong ito, mga corps. Isang beses, pumunta ito sa dojo ni Isami at nagpahayag na balak nitong kunin si Hajime Saito dahil sa pag-aakalang pinatay ni Saito ang panganay na anak ni Yamato no Kami. Matiwasay namang sumama si Saito habang sinasabi na siya ang pumatay kay Tajima Tatsunosuke. Nagulat naman ang mga kasamahan nito sa kanyang pahayag. Sa galit ng mga ito kay Saito, nakapagsabi sila ng hindi magandang salita sa kanya at nasaktan pa nila ito. Agara namang umalis si Sasaki Tadasaburo kasama si Saito, wala naman silang nasabi dahil wala sa dojo ang kanilang boss na si Isami. Tiningnan na lang nila ang kaibigan na umalis kasama si Tadasaburo. Alam ni Hijikata Toshizo na sisentensyahan nila ng kamatayan si Saito kaya hindi niya matitiis na mamatay ang isang kaibigan na itinuring niya na pamilya. Lumusab ito mag-isa ng walang takot, at habang naglalakad, pasimple namang sumunod si Yamanami Kisuke at tutulungan niya si Hijikata sa imposibleng laban na kanyang haharapin. Sa panel na ito, inuumpisahan ang pahirapan si Saito bago siya patayin. Dito rin ipapaliwanag na si Saito talaga ang pumatay kay Tajima Tatsunosuke, ngunit hindi ito simpleng pagpatay. Ito ay isang duelo na hiniling ni Tajima bago siya pumanaw sa sakit. Bumalik ang eksena sa pagpapahirap kay Saito, at bumagsak ang kanyang nanghihinang katawan sa sahig. Habang unti-unting nagtatapos ang kanyang buhay, naalala niya ang mga masasayang sandaling kasama ang kanyang itinuturing na pamilya. Alam ni Saito na oras na niya. Biglang namang may bumato sa ulo ng matabang lalaki, dito ipinakita sina Hijikata at Kisuke at sumiklab na ang bakbakan sa loob ng bahay, habang sa labas mga corps, inuubos na pala ni Okita ang mga bantay. Heto na't magsasalpukan na sina Hajika at Tadasaburo nang biglang nasira ang pader at biglang pumasok si Isami Kondo. Nagwika ito na iuuwi niya na si Saito, at nagsipasok na ang buong grupo ni Isami na handang makipagpatayan kung sakaling hindi pumayag si Tadasaburo na iuuwi nila si Saito. Isang Royal Rumble ang nagbabadyang maganap nang biglang nagpaputok ng baril ang Shogunate Officer na si Katsu Kaishu. Ipinaabot nito kay Tadasaburo ang last will ni Tajima na nais nitong mamatay sa isang duelo ng may karangalan. Agad na natigil ang kamuntikan ng Royal Rumble at dito ay makikita si Saito na nakangiti dahil hindi niya inaasahan na ang itinuturing niyang pamilya ay hindi siya iniwan kahit pa sa bingit ng kamatayan. Sa tunay na buhay, mayroon talagang mga tao na hindi ka iiwanan kahit ano pa ang mangyari. Pahalagahan natin sila gaya ng pagpapahalaga nila sa atin, mga corps, salamat. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata, salamat.